Hi everyone, this is Lizzie and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to open a box of happiness. It comes from a new seller, Chucky Potter. Ating FB page niya, try to visit and follow their page. Try niyo din bumili sa kanila. So, ito yung box na pinadala nung seller. Ito yung name and address ng seller. Even the cellphone number is there. So, I got this box 3 days ago. But I'm only unwrapping it now after 3 days. Kasi medyo naging busy ako sa school activities ng kids. So, maganda yung pagkakapak ni seller. May bubble pack to protect the item inside. So, there's a cute note with a heart shape. Thank you. So, napaka-thoughtful din ni seller. And napaka-generous ng paglalagay niya ng bubble pack. And as you can see, oh, diba, napaka-well-pack ng mga gym notes na pinadala niya sa akin. Kung i-rate ko yung seller sa pagpapack ng item niya, it's 10 over 10. Kasi grabe yung pagkakapak niya. Talaga napaka-secured. Hindi tinipid sa bubble wrap. Hindi tinipid sa tissue. And meron pa siyang pa-freebie na crochet na cactus. Ang cute. Diba? So actually, nakabila ko kay seller kasi nung nanood ako ng live niya, nanalo ako sa game. So yun, syempre halangang isa lang naman yung isiship sa akin ni seller. Although, siniship daw nila kahit free lang yung napanalunan mo. Kaya lang syempre, sa part ko naman, magbabayad ako ng SF, ba? Diba? Sayang naman yung SF kung isa lang ang laman ng kahon na 95 pesos. So, bumili na rin ako kasi during that time na nag-live sila, is-sale din sila. So, I bought these items. Most of them are 50 below. Parang dalawa or tatlo lang yung item na 80 pesos, ganun. So, mga medium size lang sila, hindi sila big size. Pero maganda yung mga variegation na nakuha ko. Tapos, bukod pa dun sa napanalunan ko, dun sa pag-game ni seller, nagbigay din sa akin sa seller ng gift or free. O, diba? How thoughtful na kung paano sila mag-pack. Kasi they know how to say thank you in their little ways. Tapos, may price na sila, may pag-gift pa. O, diba? Ang bait ni seller. Tapos, kung i-rate ko yung kung gano'ng kalinis yung mga gymnocalcium na sined nila sa akin or diniliver nila sa akin, masasabi kong 10 over 10 kasi talagang wala kang makikitang dust. Hindi siya, ang linis-linis talaga. Tapos yung tissue, napakapkapal, hindi talaga siya tinipid. So, napakagaling ni seller mag-pack, napakalinis ng variegated gymnocalcium, and napaka-healthy ng mga gymnocalcium na i-deliver niya sa akin. So, I strongly recommend this seller, try to visit their FB page, Jockey Potter, and also try to watch their live selling. Masaya din mag-live selling. Marami silang customer. Actually, mahirap din mag-mind sa kanila kasi maraming naguunahan. Tapos, marami na rin silang regular customer. Yun nga nakuha kong price dun sa pag-game is sponsored by one of the customer. So, mababait din yung mga customer nila. So, ayan, kitang-kita naman, di ba, up close na napakalinis at napakaganda nung kanilang mga variegated gymnocalcium. Sila na yata yung seller na nabilhan ko na pinakamalinis, pinakamaayos mag-pack ng mga variegated gymnocalcium. Yung the way na mag-pack sila at mag-present ng kanilang variegated gymnocalcium to customer is very presentable talaga na gusto mong umulit or bumili ulit sa kanila kasi napaka-presentable, napaka-linis. Wala talaga akong masabi. 10 over 10 talaga si seller. Tapos wala rin ako naging problema sa kanya sa pag-ship ng item. Nag-inform din siya. Pinadala niya din yung LBC tracking receipt after niyang i-ship yung item. So let's have a closer look ng mga variegated gymnocalcium na nabili natin from Jockey Potter. Enjoy watching! Thank you.
And since matagal na nga naka-airdry yung ating mga variegated gym no calcium, I decided to put it on the same day na na-inunwrap ko siya. So, I use my regular soy mixture na 50% loam soil and 50% pumice stone. But now, I'm going to add one more medium pot ng pumice stone. So, hindi siya mongo size kasi mas maliit siya sa mongo size. And I added a little bit of osmocote para mas mabilis mag-root yung mga variegated gym na calcium natin. So, the potting mix I'm trying to make is more gritty compared dun sa mga previous potting mix na ginamit natin. So, I want to experiment which one will make our variegated gym na calcium na mag-root kaagad. We are going to use the same pot, yung square pot na wide, 3x3 inches. And then we are going to fill it up. Yung pot, I need to prepare 12 pots for the 12 variegated gym no calcium that we are going to pot today. So yung loam soil dito na nabibidi sa amin is composed of carbonized rice hull, garden soil, rice hull, and vermicast. So 5-in-1 na siya. And then I added pumice stone lang. And but this time, I added more pumice stone. So siguro kung i-compare ko yung ratio, it will be 70% pumice stone and 30% na lang yung loam. So kasi gusto ko nga mas gritty yung potting mix ngayon. And I would like to say thank you also to CC for the tools that she gave me. Now, it's very useful. I'm using it na, CC. So, please subscribe to her channel, Everything Nice at Mitch, Succulent Love, and also to one of my whitey friends, Jeremy Hermano. Please do subscribe to her channel too. So, for the top dressing, I'm going to use Akadama Soil. I bought it from Lazada, Shopleaf yung pangalan ng store. So, yung Akadama Soil was originated from Japan and it's quite expensive. Kaya, pero this time, I want to try using Akadama Soil as top dressing ng mga variegated gym no calcium. Kasi, I always use cultured soil as a top dressing but this time, I want to make an experiment to use Akadama Soil rather than cultured soy. So, let's see kung mas mabilis bang mag-roots if I use Akadama soil than cultured soil. Kasi, on my experience kasi, ang kabuto is much faster to grow roots than the variegated gym no calcium. So, medyo hirap talaga ako magpa-roots sa mga variegated gym no calcium. If you watch my previous vlogs, yan, hirap talaga ako parutsin sila. So, I wanted to try using this Akadama soil as top dressing natin. And tingnan natin kung mas mabilis silang magre-roots if you use Akadama soil. And also yung mga variegated gym no calcium from Jackie Potter, napaka-healthy nila. At saka hindi sila dehydrated kasi, di ba minsan, yung pandalas nating nabibili ng mga variegated gym no calcium, most of them are dehydrated kasi they come from Thailand and then when they come to the Philippines, nilalive selling sila o binibenta sila ng mga seller natin dito sa Philippines. I'm not sure if Jackie Potter is patting them first before they approach it again for their live selling. Pero pag tinignan mo kasi yung bottom part at nakita nyo din naman kasi pinakita ko sa inyo, hindi ganun ka-dehydrated, hindi din malambot. So napaka-healthy din talaga ng mga variegated gym no calcium. So I strongly recommend this seller. Try to visit their FB page and try nyo lang manood ng kanilang live selling. Masaya din and lively yung live selling nila. At saka pwede kang manalo sa games kahit hindi ka nag-mine o hindi ka regular customer. Basta sasagot ka lang, ganun. Pag tama yung sagot mo and ikaw ang nanalo, ibibigay nila sa'yo yung prize mo. So it's up to you na lang kung dadagdagan mo, kung mag-mine ka or hindi. Pwede ding i-donate mo sa iba, ganun. So mababait din yung mga customer na makakasama mo dun sa live selling. So since mahal nga yung Akadama soil, so I'm trying to save every bit of it or every piece of it. So kaya gumagamit ako ng small white tray to para masalo natin yung mga nahuhulog na Akadama soil and then put it back dun sa pot para hindi naman sayang.
So we're finally done potting the variegated gymnocalcium using Akadama soil as top dressing. Let's have a final and closer look. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.